Hello guys! Welcome to Sir Reg's Tutorials. Okay, sa video na to, ang i-discuss natin will be all about sine law, which is one of the laws na ginagamit sa mga oblique triangles. Okay, in this video, we will learn how to derive sine law and kung paano ba natin mararelate yung sine law into circumscribing circle. Mag-sample problem muna tayo. In triangle ABC, if sides AB and BC are 4 meters and 12 meters respectively, what is the measure of angle ACB if the measure of angle BAC is 70 degrees? Okay, ang kagandahan sa trigo guys, before natin isolve ito, kailangan muna natin maglagay ng figure. So drawing muna natin yung triangle natin, no? Okay, then plug in natin yung vertices and the allotted given. Okay, sabi si side AB daw is 4 meters. Pero bakit dito nilagay natin, i-indicate natin na side C siya? No? Okay, sa triangle kasi guys, okay, kung ano yung opposite vertex niya, yun din yung corresponding variable na madalas natin ginagamit for its side. Okay, then side BC daw natin is 12 meters. Ang opposite ni side BC is si vertex A. Kaya, pwede rin natin palitan si side BC ng side A. Okay, so sa ganitong problem, pag may two given sides ka, hinahanap yung isang angle, and then given yung another opposite angle, pwede tayo gumamit guys ng sine law. Okay, so given yung side A, given yung side C, given yung angle A, hinahanap yung angle C. Pero bakit natin sinabi na si angle BAC equal din kay vertex angle A? Okay, kung ano yung nasa gitnang variable guys, okay, kapag 3 letter yung convention ng angle, yun lang din yung vertex angle niya. So si angle BAC, siya rin din si angle A. Si angle ACB, gitnang letter niya is C, siya lang din si angle C. Okay, so pwede natin itwik ito guys by cross multiplication. Si sine angle C equal lang kay C times sine ni angle A. Okay, over side ni A. Okay, para makuha yung pinaka-measurement ni angle C, inverse sine natin both sides, then plug in natin yung mga given. So, pinaka-makuha nating value dito. Okay, measurement ni angle C will be 18.25 degrees. Ngayon, paano ba natin nakuha yung relation na ganito sa sine law? Yung A over sine ni angle A equal kay C over sine ni angle C. Okay, so let's derive, no? Okay. So, before we derive it, define muna natin kung ano ba yung sine law. Okay, sine law daw, it is used to relate the sides and angles of an oblique triangle. It states that the ratio of the length of a side of a triangle, okay, to the sine of the angle opposite to that side is the same for all sides and angles in a given triangle. Yun yung alam natin na side A over sine ni angle A equal kay B over sine ni angle B equal kay C over sine ni angle C. Then, paano ba natin ma-derive to? So first, drawing muna tayo ng triangle. Okay, pangalanan natin yung mga vertices na angle A, angle B, angle C. Okay, drawing tayo ng height mula kay vertex A. Okay, papunta kay side BC. Ayan. And then, pangalanan natin yung height na yan, B height H. Okay, so pinaka-abuse natin dito, guys, concept ng sine. Okay, sa Sokatowa, yung opposite over hypotenuse. Okay, so gamitin muna natin si triangle BAD, yung right triangle sa left side. Okay, so sine ni angle B will be opposite niya guys, si height H. Okay, hypotenuse na magkisilbi kay BAD, si side C. So cross multiply natin si side C. Kaya yung height H na makukuha natin will be C sine B. Okay, considered naman natin yung nasa right side, na right triangle. Okay, sine ni angle C natin will be height H over nung hypotenuse na side B. Cross multiply natin si B. Kaya yung height naman natin dito is B sine C. Okay? So, yung dalawang equation ng height natin, dahil parehas lang naman yan, no? Okay, pwede natin equate yung dalawang to.
Okay, so magiging B sine C equal kay C sine B. Okay, then by cross multiplication, okay, makukuha nating relation will be B over sine ni angle B is equal to C over sine ni angle C. Kung gagamit naman tayo ng height, guys, sa kabilang vertex, okay, makukuha naman nating relation will be itong dalawang ratio na to equal lang din kay A over sine ni A. Okay, kaya dyan lang natin na-arrive. Okay, yung equation na yan. Ah, patahulin muna natin yung aso. Okay? paano naman pag ganito yung sample problem natin? Gusto rin nata mag-discuss ng aso. Okay, so, as for second problem, triangle ABC with side BC is equal to 4 and measure of angle BAC is equal to 70 degrees. Is inscribed daw in a circle. What is the radius of the said circle? So, paano naman natin i-solve yung ganito, no? Okay, first, drawing muna natin yung mga given, no? Sine ni BAC daw natin or sine angle daw natin, BAC, equal kay 70 degrees. So, that is also the angle A. Okay, side BC, actually, siya rin din si side A. Okay, dalawa lang given natin, no? Hinahanap yung radius. Sa ganitong problem, gagamit tayo ng concept ng extended sine law. Na yung ratio daw sa sine law equal sa diameter, okay, nung circumscribing circle natin. Okay, so meron tayong side A tsaka angle A, no? So pwede natin gamitin yung pinakaunang ratio. So 2R or diameter equal lang din kay A over sine A. Divide both sides by 2. So yung pinaka-radius natin is side A over 2 times sine ni angle A. Plug in natin yung given. So, pinakamukuha nating radius ng circumscribing circle will be 2.13 meters. Pero, saan nga ba nakuha? Yung extended sine law na yan. So, let's derive it. So, extended sine law. Okay, drawing tayo ng triangle sa loob ng circle. Ayan. Then, drawing natin yung radius papunta doon sa vertex P and papunta kay vertex C mula sa origin, syempre. Okay, then lagayin natin yung mga designated side, then drawing tayo ng height mula sa origin, okay, papunta kay side B. Side BC, sorry, or side A. Okay, dahil ano yan, guys, perpendicular yan. Okay, let natin yan na yung ano, guys, okay, yung altitude. Okay, kung saan nag-intersect kay BC, let natin na point diyan. Ito yung makailangan natin tandaan sa stand, itong sa drawing na to. No? Okay, si BO, tsaka si CO, yun lang din yung radius ng circumscribing circle natin. Okay, so they are equal. Tapos, dahil equal yung BO sa CO, therefore, yung triangle BCO mo must be an isosceles triangle. Ito pa, OD, mula doon sa triangle BOC is a median. Yan din is angle bisector. Yan din is altitude. Okay? And yung angle BOD natin is equal kay angle COD. BOD, COD. Okay? Dahil itong OD natin is angle bisector. Kaya binabisect niya si BOC. Kaya pareha silang equivalent sa half ni angle BOC. Okay? And isa pang concept, bakit si BAC kalahati rin ni BOC? Okay? Concept ito, guys, ng central angle. Okay? Yung central angle natin, twice siya nung measurement nung angle na nakasagad doon sa circle na vertex. Okay? Kaya si angle BAC equal din kay half ni angle BOC over 2. Therefore, equal pala itong tatlong angles na to. Okay, isa pa. Okay, ang BD natin equal kay BC. Equal lang kay half ni BC. E si BC mo, equal lang din yan kay A. So, pwede nating sabihin na si BD tsaka si, B, si DC equal lang sa A over 2. So, let's start. No? Okay, dahil equal lang naman si BOD kay COD. Okay, yung sine nila. Okay, opposite ni BOD tsaka ni COD parehas A over 2. Okay. Parehas A over 2. Parehas BC over 2. Okay, tapos ang hypotenuse nila will be radius ng circumscribing circle. Kaya their sine equal lang kay A over 2R.
Okay, eh, sabi natin, yung tatlong angle na yan, equal lang din kay BAC. Okay, eh, kung ano yung nasa gitnang variable, yan lang din yung vertex angle niya, no? So, si angle BAC, equal lang din kay angle A. So, sine ni angle A, equal lang din kay A over 2R. Pag finurder simplify natin to guys, okay, 2R, equal lang din kay A over sine ni A. Okay? And then, sabi natin, di ba sa sine law, yung ratio na yan, equal lang din kay B over sine ni B, equal lang din kay C over sine ni C. So, dun lang nakuha. Okay, yung formula ng extended sine law. Thank you sa panonood at sana ay may natutunan kayo. No? Kung may gusto kayong i-request na topic, just comment down below. Ayun lang, please like and subscribe.